Ngayon, bahala po kayo maghusga kung sino ngayon ang mga popular sa social media na dapat ay suportahan ng sambay ng Pilipino. Ito guys, oh. Ang nakikita ko talaga sa ginagawa nila ngayon is publicity para mapag-usapan ang kanilang pangalan. Okay, ano mo yung pinag-uusapan ngayon sa social media na pangalan? Ito, para aware lang tayo. Dahil ito yung ginawa nila kay Bantag para sa kanilang publicity. Kasi alam ko, ang mga luko, alam naman natin, di ba? Sinasabi naman, ano yan eh, sinasabi naman ni General Bantag na gagamitin siya. Napag-usapan nga. Ito guys. Ngayon, bahala po kayo maghusga kung sino ngayon ang mga popular sa social media na dapat ay suportahan ng sambay ng Pilipino. Banggitin kong mga pangalan. Dito muna tayo sa mga kapangyarihan lampas impyerno. Okay, ito guys, ha. Para magiging aware kayo at para yung mga kapatid ninyo, mga kamag-anak ninyo, kaibigan, mawarningan ninyo na itong taong ito, itong mga taong ito, nagiging popular lang dahil sa kagaguhang ginawa sa bayan at naninira ng tao. Okay, ito ha. Ito po yung mga popular names sa social media ngayon. Unahan na natin yung mga kapangyarihan, lampas hanggang impyerno. Ano ba? Yung popular po ngayon, Buying. Popular siya. Oh, popular. Yung pangalan niya. Abalos, popular din ang pangalan niya. Tapos, Tavis, popular. Digamo, popular. At Bantag. Yung limang pangalan ngayon na sinasabi ko, iyan po ang pinag-uusapan sa social media, Facebook, Twitter, at kasama na rin po sa YouTube. Dito po. Yan ang pinag-uusapan. Ngayon, magiging aware po lahat ng mga Pilipino. Sa mga popular na yan, posible ho ang mga yan ay tatakbo ang mga yan ngayong 2025 senatorial election. Tatakbo yan. To be honest. At dapat markado ninyo yung mga popular na pangalan na yan kung sino ang mga tarantado dyan at sino ang karapat-dapat na ibuto sa 2025 election. Dahil whether you like it or not, may tatakbo po dyan sa pagkasenador. Abalos, Rimolya, Digamo, Tavis, Bantag. Yung limang apelyido na yan, ito po yung pinag-uusapan sa mainstream media, social media, and YouTube. Yan ang pinakapopular. Ngayon ako, nakiusap ako sa inyo. Kung meron kayong mga kamag-anak sa Pilipinas, mga OFW, at kayo rin nandito sa Pilipinas, dapat magiging aware kayong lahat, tayong lahat, sa mga personalidad na ito. Baka mabudol kayo pagdating ng 2025 senatorial election. Again, lahat ng mga yan, popular, sa mga pangalan na yan, may masama, at meron ding mabuti na gawa sa kapwa. Alam na ninyo kung sino yung may ginawang masama sa kapwa at alam na ninyo na kung sino yung may mabuting ginawa sa kapwa. Sino ba? Si General Bantag, nagpakabayani po yan para sa bayan.